mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Honey, hindi mo ba napapansin yung kapitbahay natin sa dulo? Parang may mali sa kanya. Wika ni Yasmin sa kanyang mister na kauwi lamang galing sa trabaho. Yun lang ang ulit na mga kalakal. Ano namang bago sa kanya? Pati ba naman yung kapitbahay natin na yun ay binabantayin mo na rin? Irritablong sagot naman ni Kevin, ang mister ng babae. Ito naman, ginawa mo na naman akong chismosa ng taon. Hindi naman sa ganoon, kasi napapansin ko lang na hindi na siya masyadong lumalabas at halos isang buwan na rin. Pati yung anak niya ay hindi ko na rin nakikita. Dati-rati naman ay palagi kong naririnig ang mag-ina na iyon dahil sa ingay nila. Pero nitong nakaraan, parang palagi na lang yatang umiiyak yung babae. Paliwanag naman ang babae rito. Para manahimik ka, ay puntahan mo na lang. Huwag niyo na akong isali riyan sa mga ismis ninyo sa mga kapitbahay natin dahil hindi ako interesado. Matabang na sagot ng kanyang mister. Hindi na umimik pang muli si Yasmin at pinalakihan na lamang niya ng mata ang lalaki sa inis niya. Halos isang dekada na mag-asawang dalawa at ganoon na rin silang katagal na nakatira sa lugar na iyon. Simula rin noon ay nasa bahay lamang si Yasmin at kahit kinainisan niya, Reina ng chismis ang tawag sa kanya ng mister. Ngunit para sa babae ay normal lamang iyon sa mga nanay na nasa bahay lang. Isa ngayon sa nakakuha ng kanyang pansin ay ang kapitbahay nilang iniiwasan ng marami. Dalawang taon na itong nakatira roon, ngunit wala pa na isang kaibigan ng babae. Paano'y nandidiri sila sa balat nito dahil parang may ketong ang babae. Lorna, napapansin mo ba yung anak nung Juanita? Bakit parang hindi ko na nakikita? Tanong ni Yasmin sa kapitbahay niya. Naku naman, kailan pa natin napansin niyang si Juanita? Parang hindi ko na maalala. Huwag na natin pag-usapan yan at baka mahawa pa tayo roon. May bago akong chika sa'yo, Mari. Masiglang sagot naman sa kanya na babae. Walang nagawa si Yasmin kundi ang makinig sa babae at hindi na muling pinag-usapan si Juanita. Kahit nga hindi maalis sa kanyang isipan ang kakaibang kinikilos ng babae at ang palaging pag-iyak nito na kanyang naririnig. Ilang araw pang nakakalipas ay napansin lalo ni Yasmin na hindi lamang bakal bote ang kinukolektan ng babae dahil maging ang mga basura na nasa labas na ay kinukolekta niya kaya naman may kung anong di kaayang-ayang amoy na siya na nasa saga pa. Juanita, bakit pati basura'y kinukolekta mo na ngayon? Bumabaho na tayo! Sigaw ni Yasmin na makita niyang lumabas ang babae sa kanyang pinto. Ngunit hindi katulad ng dati na ihingi ito ng pasensya dahil mabilis itong nagtago nang makita siya. Kahit na ayaw niyang lumapit sa bahay na iyon ay wala siyang nagawa kundi katukoy ng pinto ng babae upang kausapin ito. Juanita, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit puro basura na yata yung bahay mo? Balak mo ba maging payatas ang lugar natin? Galit na katok ng walis tingting ni Yasmin sa pintuan ng babae habang nakatakip ang kanyang ilong. Pasensya na. Naiiyak na sagot ni Juanita na siyang ikinagulat ni Yasmin. Napailing siya at napapikit sa baho. Ngunit nang nababaw kung anong pag-alaala niya rito. Juanita, kumain ka na ba? Bakit parang hindi ko na kayo nakikita ng anak mo? May problema ka ba? May naong tanong ni Yasmin sa kapitbahay. Sa hindi malamang pagkakataon ay bigla na lamang humagulgol si Juanita at saka itong lumabas ng kanyang pinto at dalid-daling umupo sa isang tabi tsaka naman sumunod si Yasmin. Diyos pro santo! Sigaw ni Yasmin nang marinig niya ang kwento ni Juanita at mabilis itong napadapa. Parang awa mo na. Nag-iipon lang ako ng pera dahil walang-wala na talaga.
patawarin niyo ako. Kaya lang naman ako nag-iipon ng basura para hindi niyo siya maamoy dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Iyak muli ni Juanita sa kaniya. Alam niya sa mga oras na iyon ay dapat na siyang tumakbo at pumunta sa pulis. Ngunit mas pinili niyang yakapin ang kapitbahay nilang pinandidirian ng lahat at saka niya ito kinausap para maliwanagan. Ngayon, lumabas ang katotohanan na halos 3 araw nang binawian ng buhay ang 5 taong anak ni Juanita dahil sa pneumonia at mataas na lagnat. Nanggaling na ito sa ospital ngunit dahil sa kawalan ng pera, ay pinauwi sila at wala siyang nagawa kundi iuwi ang naghihingalo niyang anak. Nasa labas siya noon upang maghagilap ng perang pampagamot sa bata. Ngunit na makauwi siya ay wala ng buhay ang kanyang anak. Hindi niya alam kung saan siya hingi ng tulong kahit sa pagpapalibing dahil alam niyang pinandidirian siya ng lahat sa lugar na iyon. Parang napunit ang puso ni Yasmin nang marinig ito dahil isa rin siyang ina at alam niyang sakit na mawalan ng anak. Mas lalo pa siyang nakonsensya dahil isa siya sa mga tao nang didiri noon sa babae. Nung araw din na iyon ay pinagbigay alam ni Yasmin sa barangay ang kalagayan ni Juanita at nagtulong-tulong silang lahat upang palibing ang anak ng babae. Alam ni Yasmin na hindi magiging madali ang pagbangon ng babae at para sa kanya ay naging aral ito na dapat hindi binabaliwala ang isang tao kahit ano pa man ang kalagayan nito. Dahil hindi natin alam, kailangan na pala nila ng tulong. Simula noon ay tinulungan din siya ni Juanita na mapagamot ang sakit nito sa balat sa tulong ng mga opisyal sa kanilang lugar. Doon din nagsimula ang grupo ni Yasmin na mga musta sa mga kapitbahay nila na tila ba nababaliwala na ng marami at sinisigurado na kahit mga simpleng tao o chismosa lamang ang turing sa kanila ay hindi na mauulit ang insidenteng sinapit ni Juanita. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.